Isang malaking pasabog sa industriya ng showbiz ng kamakailan lamang ay kumalat ang balita kaugnay si Sandro Mulak, ang sparkle artist at anak ng dating child star na si Ninyo Mulak. Matapos ang ilang linggong pananahimik, pormal na nagsampa si Sandro ng reklamo sa Department of Justice noong August 19, 2024, laban sa dalawang independent contractor ng GMA Network na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ayon sa reklamo ni Sandro, siya'y sapilitang pinasinghot ng drone at pagkatapos ay inabuso ng mga nasabing contractor noong gabi ng GMA Gala 2024. Kaugnay ng masalimuot na isyong ito, humarap si Jojo Nones sa Senate hearing kung saan siya ay sinintensyahan ng contempt at agad na ipinadetain. Hindi matanggap ng mga senador, lalo na ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, ang paulit-ulit na pagtanggi ni Nones sa mga akusasyon laban sa kanya, partikular na ang pagpilit kay Sandro na gumamit ng drone ito inabuso. At iba pang mga pangyayari kaugnay sa kaso, kahit may mga witnesses na nagpapatotoo. Kasabay nito, binuksan din ng Senado ang imbestigasyon sa mga television policies at artist management agencies kaugnay ng mga reklamo ng pang-aabuso at harassment. Sa kabila ng mabigat na pagsubok, hindi nagpatinag si Sandro. Kasama ang kanyang ama na si Ninyo, patuloy silang lumalaban upang makamit ang hustisya. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasampa ng reklamo na hindi sila natatakot harapin ang mga hamon at handang isiwalat ang katotohanan sa harap ng mga akusado. Ang kasong ito ay nagbukas ng diskusyon sa mas malawak na isyu ng proteksyon para sa mga artista at manggagawa sa industriya ng showbiz, lalo na sa aspeto ng pang-aabuso at harassment. Ayon kay Sandro, ang laban na ito ay hindi lamang laban para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga biktima ng pang-aabuso.